Mga sir, magre-refer tayo ng pressure washer. Bosch ang brand niya. May tumatagas na langis. So, check natin kung bakit siya may tumatagas na langis. So, simulan natin. Tanggalin lang natin yung anim na tornilyo dito. So ayan, natanggalan natin. So ayan, mga sir, kung mapapansin nyo, ayan o. May mga bakas nga siya ng langis. Buksan natin loob nito, check natin kung bakit. Tanggalin nyo muna to para hindi nakaka-istorbo. Tanggalin natin to. May tatlong tornilyo dito, mga sir. Tanggalin natin yan. Makita nyo, sir, mga tagas ng langis, oh. Tumatagas nga. Tanggalin lang muna natin to. So, wala naman problema sa bearing. Nagpe-play naman siya. So, tanggalin natin to, mga sir. Itong tatlong tornilyo para ma-access natin loob. So, ito may ano to eh. May langis to sa loob. Tingnan natin. So, buksan natin to. Check natin. Ang tawag dito, ito yung pinaka-oil seal niya. Tapos, itong tatlo, piston. So, mechanism niya, pag umiikot siya, gumagalaw tong piston na to. Itong tatlong to. So, siya yung nagbibigay ng pressure para may discharge niya yung tubig into pressurize. Buksan natin to. So yan, mga sir. Makikita nyo talagang ano, ubos na yung lungs nya. Yan o, oh, ubos o. So ito yung pinaka spring nya. Saka yung tatlong piston. Wala namang problema. Buo naman. Ito naman yung thrust bearing. So yun, mga sir. Nilagyan ko siya ng tubig para ma-determine kung dito ba talaga nanggagaling yung leak niya. Dito sa ilalim. So, wala namang nagli-leak dito. Dito sa ilalim. Noong una kasi,
Nakita ko dito lahat ng ano, dito lahat pumupunta eh, yung langis niya eh. So nilagyan ko ng tubig, tinignan ko kung magli-leak. So wala naman. Kasi dito mga sir, may ano din dito eh, may oil seal din diyan. So isa rin 'yon sa reason kung bakit kailangan natin siyang i-check kung meron din siyang ano, leakage dito. Kasi minsan na-worn out 'yan. So ito na. So ito na 'yon mga sir, yung pinaka-suspect natin, itong oil seal na 'to. Itong tatlo na 'to papalitan natin. Ito yung dahilan kung bakit siya nagli-leak. Tanggalin natin 'yan. So yan. Ito tatlong 'to papalitan natin para mawala yung leak niya. So yung mga sir, palitan natin siya ng oil seal. So sa paglalagay ng oil seal, ganito ang kanyang orientation. Yan, nakaganyan. So ayan mga sir, nalagay na natin. So buhay na natin siya. Linisin lang natin itong kanyang ano, lagay ng langis. Pwede natin siyang lagyan ng langis. Importante yung mga sir, yung mga pressure washer natin, nalalagyan natin ng langis. Baka na-change oil natin siya. So, ayan. Lagyan na natin itong thrust bearing. Lagyan natin to mga sir, piston saka spring para sa compression. Lagyan natin yung tatlong piston. And then yung kanyang bracket. Lagyan na natin. So yun mga sir, na-fix na natin. Ikabit na natin to. Huwag kayo malilito mga sir. Ang orientation nito, dapat ito at saka ito ay magkatapat. So yun mga sir,
na fixan natin. So okay na siya. I-fix na lang natin dito sa kanyang main motor. Then tetestingan natin siya. Tingnan natin kung maglilip pa. So ayan mga sir, fix na natin to. Lagay na natin to dito. Then testingan natin. All right. So lagay na natin to mga sir. Yung kanyang cover. So ayan. Testingan natin na nakaganto siya para makita natin kung may naglilik dito. So yun mga sir, nakita niyo naman sa video natin, wala na yung leak niya. So i-assemble ko lang siya ulit. I-fix na natin. Huwag niyo nakakalimutan yung mga parts na nilagay niyo. I-fix na natin siya. So yun mga sir, maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video natin.